2023 Division Secondary Schools Press Conference, umarangkada na ngayong araw. Tunghayan, mga paghahandang ginagawa ng isang kalahok sa press conference. Mga estudyante sa senior high school natutunan nakatulong pa kung paano alamin. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Katanduanes. Ngayon ay araw ng Biyernes, 26 ng Mayo, taong 2023. Simulan natin ang balitaan sa isinasagawa ngayong Division Secondary Schools Press Conference. Live mula sa Calatagan High School, si Asia Subion. Asia, kamusta na ang unang araw ng press conference? Mahigit 400 campus journalists mula sa iba't ibang secondary school ng Catanduanes ang naririto ngayon sa Calatagan High School. Calatagan Vera Catanduanes para sa 2023 Division Secondary School Press Conference o DSSPC. Kaninang umaga ginawa ang pambungad na palatuntunan kung saan panauhing pandangal si Catanduanes Vice Governor Peter Cua. Sa mensahe ng Vice Gobernador, hinimok niya ang mga batang mamahayag na gamitin ang kanilang kaalaman sa pagpapahayag ng katotohanan at kabutihan. Matapos ang pambungad na palatuntunan, sinundan ito agad ng mga patimpalak para sa individual events gaya ng pagsusulat ng balita, photojournalism at copy reading. Bukas naman ang mga group contest gaya ng video script writing and broadcasting, collaborative at online publishing. Tatagal ang 2023 DSSPC hanggang sa Linggo kung saan i-anunsyo ang mga mananalo. Ang mga mananalo sa mga events na ito ang kakatawan sa Division Catanduanes sa Regional School Press Conference sa susunod na buwan. Maraming salamat, Asia Subion, live mula sa Calatagan High School. Isa ang school's press conference sa malalaking kompetisyong akademiko ng Department of Education. Ano-ano nga ba ang mga ginagawang paghahanda ng isang kalahok dito? Alamin natin sa ulat ni Christian Sudela. Baliwala kay Aloha ang init sa labas. Makakuha lamang ng magandang angulo sa kanyang kinukuhang larawan. Isa kasi siya sa mga photojournalist ng kanilang school paper. Trabaho niya ang kumuha ng mga larawan sa mga ganap sa loob at labas ng paaralan para mailathala sa kanilang campus paper. At ngayong araw, mas naging abala ang kanyang mga maghapon sa paghahanda para sa Division Secondary Schools Press Conference o DSSPC. Dito masusubok ang kanyang galing sa photojournalism, kaya todo ensayo na siya para dito. Sa pag-prepare me po muna na contest, giisip ko lang po na kaya ko to and I will do my best para mapahiling ko yung skills na igwa ko. Sa grade 8 po, di-expect ko na po na mas masakit muna ang contest compared kang elementary. But makakalaban ko mga mas higher grade sa kuya, kaya mas ma-challenge po ako. Isa lamang si Aloha sa mahigit 400 campus journalist na kakatawan sa kanilang paaralan para sa iba't ibang events ng DSSPC ngayong araw. Lahat umaasa na maging mas mahusay sa larangan ng pamamahayag. Christian Sudela, Campus Balita. Mga estudyante sa senior high school, natuto na nakatulong pa kung paano alamin sa pagbabalik ng Campus Balita. Noon, akala ko kailangan kong mamili. Pag-aaral o hanap buhay. At kailangan kong iwanan ang pangarap para makatulong sa pamilya. Hindi na ngayon. Dahil sa ALS, ang eskwela na lumapit sa akin upang makapagpatuloy sa pag-aaral. Ako ang pipili ng paraan ng pag-aaral ayon sa panahon at kakayahan na meron ako. Ngayon, napagsasabay ko ang pagtulong sa pamilya at pagtupad sa pangarap ko. Sa ALS, kaya kong makipagsabayan at hindi ako mapag-iiwanan. Mga estudyante sa senior high school sa Catanduanes, natuto na nakatulong pa. Kung paano, alamin natin sa ulat ni Martin Bilan.
Ngayong araw ay gagawa ng project ang grupo nila Jane, mga estudyante sa grade 12 ng San Andres Vocational School, pero wala sila sa classroom. Ang project kasi nila ay maaring magbago sa buhay ng kapwa nila estudyante. Bibigyan nila ng tulong pangkabuhayan ng pamilya ni Lawrence, hindi niya tunay na pangalan, isang grade 9. Si Lawrence ang napili nilang benepisyaryo ng kanilang project dahil bukod sa prosigido itong makatapos, ay siya na rin ang halos nagtataguyod ng kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng pagpapajak. May kapansanan kasi ang kanyang ama at wala rin regular na trabaho ang kanyang ina. As a student, na ko lang goal na makatawa sa ibang tao. Yes. Especially pa yung tutuan mo is yung kaedad mo lang. The core na realization yung na-realize mo dumaan na, ay nai, ang sarap mo pa yan na kung kami matutuwa na estudyante na kaedad mo, yung nahiling mo yung sakit niya. Na kaming estudyante baga, di mo ito naranasan. Na iba yung estado ng buhay niya kaysa sa mga. Isa lamang ang grupo ni Jane sa mga nagsagawa ng ganitong uri ng proyekto. Taon-taon sa paralang ito bago matapos sa grade 12 ang mga mag-aaral ay kailangang makagawa sila ng proyekto makakatulong sa komunidad. Itong mga community-based projects ng mga estudyante, nagsimula ito nung nasa grade 12 na yung unang batch ng senior high school natin. Although hindi pa lahat, pero yung mga naunang grupo, doon namin nakita na epektibo ang ganitong pag-aaral. Kung saan, nakikita nila ang aktual na sitwasyon sa labas at nakikita nila ang kaugnayan nito sa mga nababasa nila sa libro at mga napag-uusapan nila sa loob ng classroom. Sa nakalipas na mga taon, napatunayan ng mga guro dito na malaki ang naging impact ng ganitong gawain sa pagkatuto ng mga mag-aaral. It's overall talaga, yung umbaman siyempre. Hindi, nag-abotong idol na ini na kung namidi na magigibo, nag-ibo mo pa yan. Siyempre baga, man, as a student, fulfillment talaga. Martin Bilan, Campus Balita. At yan ang mga balitang aming nakalap ngayong araw. Sa ngalan ng buong pwersa ng Campus Balita, ako si Levi Adra. Maraming salamat at magandang araw, Katanduanes.